Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin yung limang rason kung bakit hindi ka dapat mang-hype o mambaliw sa network marketing business mo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin sa inyo na walang masama sa pag-share o pagpapakita ng resulta nyo sa inyong business. Okay, ang nagiging masama lang dyan ay kapag ginagamit mo siya to hype people or pambabaliw ng ibang tao. Or in short, hindi ka nagbibigay ng disclaimer. Okay, yun yung gusto kong linawin. Hindi unethical porket nag-share ka ng resulta mo, unethical na. Hindi yun eh. Depende sa kung ano yung reason bakit ka nag-share. Kasi kung gagamitin mo yung resulta mo na yun para ipakita sa mga tao na parang ang dali-dali, parang ang bilis lang kumita sa business mo, para iparamdam sa kanila na sobrang dali lang kahit alam naman natin parehas na hindi totoo yun, tapos para mahikayat mo sila, doon siya nagiging masama. Pero ang purpose mo lang talaga is to inspire other people, wala namang problema, ulitin ko, as long as naglalagay ka ng disclaimer. Okay, disclaimer na hindi naging madali yung journey mo, hindi siya mabilis kitain, kailangan mong aralin at i-apply yung mga matututunan. Napakasimple lang naman, di ba? Magdadagdag ka lang naman ng disclaimer dun sa result na pinapakita mo. Kasi bakit magiging masama yung pag-share mo niyan? Lalo-lalo na kung pinaghirapan mo naman talaga yan, di ba? Masarap talagang i-share yan sa mga tao, lalo-lalo na dun sa mga tao na hindi naniniwala sa'yo, di ba? Yun yung sobrang sarap sa pakiramdam, yung mga taong pinagdududahan ka, yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo na sinasabi na kalokohan yung ginagawa mo, tapos nakuha mo yung malaking resulta, ang sarap talagang i-share niyan. Di ba? Kasi gusto mong ipamukha sa kanila na mali yung mga pinagsasabi nila tungkol sa'yo. Wala namang problema doon as long as depende sa intention mo kung bakit mo siya pinopost or sinishare. So I hope naging malinaw tayo dun. Sa kasamaang palad, mas maraming pangit na naidudulot yung pang-hype o yung pambabaliw kumpara sa magandang naidudulot nito. Kasi personally, ako nang babaliw pa rin ako, pero hindi ng ibang tao, hindi ng prospect, hindi rin ng mga members ko. Okay? Ang binabaliw ko, mga leaders ko, kasi matagal na silang baliw. Okay? Kasi kapag ka nang babaliw ka na nang babaliw sa mga members mo, later on, madi-discourage rin sila. So, later on, pag-uusapan natin yung tungkol dyan sa sinasabi ko sa'yo. So, number one na reason kung bakit hindi ka dapat mang-hype o mambaliw ay dahil nambibigay ka ng false expectation sa mga tao. Katulad nung nabanggit ko kanina, kahit nga maglagay ka ng disclaimer dun nagbibigay pa rin sila ng false expectation sa mga tao. Kahit may disclaimer na, kahit ang linaw-linaw na nang sinabi mo dun na hindi to naging madali, hindi to mabilis, hindi to yung mag-invest ka lang tapos wala kang gagawin, di ba? Kahit sinabi mo na yon, iisipin pa rin ng mga tao na makakakita na, wow, parang ang dali lang yumaman dyan. Meron at meron pa rin mga ganong klase ng tao. Ngayon, wala nang problema pagdating sa'yo. Bakit? Naglagay ka ng disclaimer. Hindi nila pwedeng sabihin sa'yo sa huli. Halimbawa, sumali sila sa'yo. Tapos sumali sila dahil sa shinare mo yung resulta mo. Pero may disclaimer na nakalagay. Hindi nila pwedeng sabihin sa huli na, ano ba yan? Niloko mo ako, Carl, kasi hindi naman pala kikita ng mabilis at madali dyan sa business mo na yan. Kala ko naman, ganun. Hindi nila pwedeng sabihin sa'yo yun dahil alam nila at alam mo na naglagay ka ng disclaimer. Di ba? Napakasimple lang naman eh. Napakasimpleng disclaimer lang naman yung kailangan mong ilagay dun sa isineshare mo na result. So, ibig sabihin, wala nang problema sa'yo. Hindi ka na nagkamali dun sa part na yon. Number two na reason kung bakit hindi ka dapat mang-hype o mambaliw ng mga tao ay dahil hindi forever malaki yung income mo. Kung ikaw ay nag-i-expect na irespeto ka ng mga tao ng dahil lang sa income mo, ibig sabihin, napakababa ng value mo. Bakit? Kasi yun lang yung kaya mong i-offer sa kanila, yung resulta na kaya mong ipakita sa kanila, yung check na kinikita mo, yung laman ng dashboard mo, yun lang ba yung kaya mong ibigay sa kanila? Napakababa ng value mo pag ganun kasi nga, hindi forever mataas yan. Alam naman natin, sa network marketing, sa business general itself, di ba? Taas at baba ang sales. Hindi forever nasa taas, hindi rin forever nasa baba. Taas at baba yan. May mga times na ang laki ng check, may mga times na ang baba. Ganun talaga pagdating sa negosyo natin, especially sa network marketing. So kung ang value mo ay nakabase sa resulta na pinapakita mo or yung respeto ng mga tao sa'yo ay nakabase dahil malaki lang yung income mo, paano kapag lumiit na yung income mo? Paano pag dumating yung time na lumiit yung income mo? Ayaw natin na mangyari yun, pero hindi natin alam kung kailan mangyari yun. Hindi natin i-expect kung kailan mangyari yan, katulad nung nagkaroon ng pandemic. Marami sa mga offline networkers yung bumaba yung income, sigurado ako dyan. Kasi umaasa sila sa offline, hindi na sila makapag-seminar, hindi na sila makapag-invite sa office nila. Tapos ngayon pa lang sila nag-a-adjust sa online, di ba? So, paano kung ganun yung mangyari? Hindi natin inaasahan yung pandemic na mangyari. Walang kahit na sinong may gusto nito. Kahit ako,
Even though sobrang laki ng naging result namin nung dumaan yung pandemic, pero hindi ko pa rin ginusto yun dahil ang daming tao nagsuffer. Pero wala na tayong magagawa, nangyari na nangyari. So yun yung ibig kong sabihin. Dapat yung mga tao ay inirerespeto ka hindi lang dahil sa resulta mo. Okay, yung resulta mo is byproduct ng value mo. Hindi mo value yung resulta. So I hope na gigets mo yung sinasabi ko. Uulitin ko, hindi mo value, hindi value ng pagkatao mo yung kinikita mo o yung resulta mo. Okay, yung resulta mo ay byproduct ng value ng pagkatao mo. So, ibig sabihin, ang kailangan na maipakita mo sa mga tao ay yung value mo sa pamamagitan ng knowledge mo, ng wisdom mo, sa pagtuturo sa kanila, sa pagbibigay ng advices sa kanila, ng mga makakatulong sa kanila, information na makakatulong sa kanila, hindi yung puro, ito resulta ko, so maniwala kayo sa akin, ito resulta ko, so dapat ako lang pakinggan nyo, di ba? Huwag ganon, kasi hindi nga forever na mataas yung resulta mo. So, pag lumiit yan, tapos nire-respeto ka lang ng mga tao dahil sa resulta mo, ano mangyari? Ihiwalay na sila sa'yo, iiwas na sila sa'yo. Dati ka lang naman kumikita ng malaki, ngayon hindi na. Kasi yun yung palaging hinahype mo lang sa kanila, yun yung palaging value na pinapakita mo lang sa kanila. And ito yung malupit. Marami dyan sa inyo, I'm sure, na hindi naman sa pagmamayabang ha, pero iniidolo nyo ako, tinitingalaan nyo ako. Ulitin ko, hindi sa pagmamayabang, no, medyo nakakailang sabihin to, pero ang dami sa inyo bumibilib sa akin. Pero niminsan, hanapin mo dito sa YouTube channel ko kung kailan ako nagpakita dito kung magkano yung kinikita ko. Magkano kinikita ko daily, magkano kinikita ko weekly, magkano kinikita ko monthly, magkano kinikita ko yearly. Diba? Hindi ako nagsasabi. Kung meron man, ewan ko kung bakit ko sinabi yon, pero I'm sure, sa pagkakaalam ko, wala talaga akong video na ginawa dito sa YouTube channel ko na nagpakita ako ng kung gaano kalaki yung kinikita ko. So, kung sakasakali man meron akong pinakita na ganong income, ibig sabihin, meron lang akong gustong patunayan. Usually kasi, kapag nagpapakita lang ako ng income, ay para patunayan lang sa mga tao na hindi lang ako puro salita. So ulitin ko yung sinabi ko kanina na ang value ko ay hindi nakadepende sa kung magkano yung kinikita ko, kundi yung resulta ko ay byproduct ng value ko. So kaya marami kasing mga maraming dumadami na dito sa YouTube, even sa social media, Facebook, Instagram, TikTok, ang dami nang kumakalat na mga self-proclaimed na mga coaches ko, no? Pero wala naman talaga silang resulta. So hindi ko to sinasabi para i-down sila or whatever, siguro nagbibigay naman talaga sila ng value. Kaso nga lang, mahirap talagang pakinggan, mahirap sumunod, mahirap makinig, mahirap na pagkatiwalaan yung tao na hindi naman nagka-resulta dun sa bagay na tinuturo niya. Diba? Kasi kung sasabihin ko sa iyo halimbawa na papaano kumita ng milyon sa networking, tapos hindi pa naman pala ako kumikita ng milyon. Diba parang hirap naman paniwalaan? Ang hirap ko naman paniwalaan. Ngayon nga, so far dito sa mga videos ko sa YouTube, even though lampas-lampas na sa 1 million yung kinita ko, pero hindi pa rin ako, di pa ako nagtuturo ng kung paano kumita ng milyon. Pero huwag kayo mag-alala kasi nakalagay na yan sa schedule ng mga isushoot ko na video. Kasi noon-noon pa lang, sinasabi ko na sa sarili ko na hindi ako magtuturo ng ganun. Hanggat hindi ko siya nagagawa. So yun yung ibig ko sabihin. Hindi ako magtuturo na kung paano maging top earner kung hindi naman ako naging top earner. Hindi ako magtuturo kung paano dumami yung downlines kung hindi naman dumami yung downlines ko. Hindi ako magtuturo kung paano kumita ng milyon kung hindi pa naman ako kumikita ng milyon. Pero sa tatlong nabanggit ko, nagawa ko na yun lahat. At sa ethical na pamamaraan. Kaya ako nagtuturo na ngayon sa inyo. So kung ako nag-share man ng resulta ko, kung magkano kinikita ko, pinapatunayan ko lang yun na byproduct yun ng mga pinagsasabi ko. Kasi ayoko naman na makita nyo ako na dami lang alam, wala namang resulta. Ayoko maging ganun. So, I hope nagkakaunawaan tayo doon. Kaya, wag mong ibase yung value ng pagkatao mo sa resulta mo lang. Okay? Yung resulta mo ay byproduct ng value ng pagkatao mo. Number 3. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.